Hello mga bossing, ito po mga bossing ko ang ating aloe vera. Ito po isa sa mga subok na napakaswerte mga bossing. Ito po mga bossing ko ay pampalakas ng karisma. Meron din akong bossing na siya po ay naniniwala na dahil sa kanyang aloe vera at kaibigan din ng nanay ko, dahil sa aloe vera ay nagtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Swerte rin po ito mga bossing ko sa negosyo. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay negosyante, mahilig rumakit, the best na meron kayong aloe vera. Mainam na kung ayaw nyo po ito sa harapan dahil may tinik po ito, hindi po maganda may mga tinik. Lagyan nyo ito sa gilid ng inyong tahanan or sa likod ng inyong tahanan. Ang mentras na dumami ang inyong pong aloe vera ay mentras din ang pagdami ng swerte. Ngayon po mga bossing, talian nyo po ito ng kulay pula. Kumuha po kayo ng isang baso na may tubig na napakalinis at ilagay nyo po itong ating aloe vera. Ito po mga bossing ko ay makakatulong upang sa ganun, higit ang swerte na dumating po sa inyo. Dumaloy ng parang tubig ang swerte po sa inyo nang walang humpay mga bossing. Ang aloe vera mga bossing ko ay malagkit. Inihalin tulad ito sa pagmagnet ng swerte mga bossing. Ito po mga bossing ko ay isa sa mga pinakapamamaraan upang sa ganun, magkaroon kayo ng strong relationship ng inyo pong family. May iwasan ang mga pag-aaway-away sa loob ng inyo pong tahanan at manatili ang anghang ng pagsasama ng isang mag-asawa or ng magising irog mga bossing. Kaya mainam na meron po kayong aloe vera. Ang mentras sa pagdami ng aloe vera, magtanim po kayo sa inyo pong mga kahit yung sa mga lata na mga tira-tira, mga natira po ninyong lagyan ng ganito na mga biskuit, ayan, butasan lang pinakailalim, lagyan ito ng mataban lupa at tamnan nyo po ng aloe vera. Subok po ito na napakaswerte. Mentras sa pagdami, mentras din po na pagdami ng kaswertehan. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po'y naniniwala, subukan nyo po na magtanim po ng ganito mga bossing. At mentras po siyang dumadami mga bossing, mapapansin ninyo na parang lagi kayong iniaadya kung saan lagi kayo ay suswertihin. Marami tayong pwedeng paglagyan po nito. Lagyan nyo lang na ribbon na pula kung ipapasok nyo ito sa loob ng inyong tahanan or sa inyong pong kwarto. Para po makontra ang mga tinik po nito ng kamalasan. Kasi negative po kapag po may mga tinik mga bossing. Ngayon pa mga bossing, pwede nyo rin pong gawin. Kumuha kayo ng isang lapis at magsulat sa dahon ng aloe vera kagaya po nito kung ano man po yung nais po ninyo na maganap sa buhay ninyo. Halimbawa po, kayo po'y lubog sa pagkakautang, sabihin nyo po, sa pamamagitan ng pampaswerteng ito at sipag at syaga, pananalig sa mahal na Panginoon, kailanman na hindi na ako mangungutang pa, isulat nyo po dito mga bossing, makakabayad na kayo sa inyo po mga pagkakautang, kailanman na hindi na po kayo mangungutang pa. Pero wala naman po masamang mangutang, lalo-lalo na ako ito po'y gagamitin sa kabutihan at hindi po ipambibili ng kung ano-ano na luho mga bossing. At karamihan nga din po sa mga kakilala ko, may mga utang po sila pero pinapaikot naman sa kanilang negosyo. Kumbaga, kung kayo po mga bossing ko kumbaga hindi talaga maiwasan at ginagamit nyo po ito sa inyo po negosyo, sabihin nyo po yung makakabayad kagad kayo sa pagkakautang at ang inyo po negosyo ay dito na kayo yayaman. Ganun po mga bossing. O kaya hindi ka makatagpo ng tunay na pag-ibig, isulat nyo po dito, makakatagpo na ako ng tunay na pag-ibig, magkakaroon na ako ng forever. Ganun po mga bossing. Direct to the point ang mga pag-wish. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po naniniwala at dahil siya po itong gawin, hugasan nyo lang itong mabuti at ilagay sa isang baso na may tubig at ito po ihayaan nyo lamang sa kusina dahil makakatuling din po ito mga bossing para magkaroon kayo ng masaganang pamumuhay. Ilagay nyo rin po ito mga bossing ko sa salas or sa inyo pong kwarto. Medyo itrim nyo lang po ang mga tinik mga bossing at lagyan ng ribbon na pula para makontra po kung ano man ang mga kamalasan na darating at magtuloy-tuloy ang swerte. Kaya kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin mga bossing, asya, good luck po sa inyo po lahat.